Hi guys, good morning. Guys, may panibagong project na naman tayo guys. So guys, gagawa tayo ng additional na kulungan ng manok guys. Pero ito ay yari lang sa net guys. So kahapon, ang ginawa ko, sinetup ko na yung net, yung mga kakabitan. And then hindi ko pa naman actually tapos ikabit yung net. So naisip ako lang na i-share sa inyo guys para magkaroon din kayo ng idea. Nang sa ganun eh, kung meron kayong pwesto na ganito, may apply nyo guys. So, malaking tulong to guys. So, thank you guys. Ito siya guys, panoorin nyo. So, yan guys, ang aking pwesto na ginawa na panibagong kulungan ng manok. So, as you can see guys, nakikita nyo yung net na kulay green. So, makakabili naman kayo sa online nyo guys. Mura lang yan guys. So, ayan guys. So, ang kulang na lang sa kanya, lalagyan natin ng mga ipit sa mga gilid. Kagaya ng paglagay sa mga ganito para maging stable siya sa baba din, ganyan. So, ang example guys, ganito guys. So, ito yung example ng paglalagay ng ipit sa kanya guys. So, yan. Para stable. Hindi siya, kumbaga sa kanya, maluwag. Kumbaga ano siya, talagang stable, hindi kayang anuhin ng manok. Hindi nila kaya lumusot. So guys, please watch guys until the end guys. Guys, bali ang gagawin natin na kumuha tayo ng mga kawayan na yung mga scrap guys na materials natin na ang gagawin sana natin is susunugin natin sila or itatapon na i-dispose na sana. So instead na bawas ano, bawas pa sana natin. So, yung mga scrap na yung gagamitin natin. Guys, isang magandang tip guys sa paggawa ng pang-ipit guys sa sidings guys is kailangan nyo munang butasan ng tigkabilang dulo ng barena yung pinakang papakuha nyo sa kawayan para nang sa ganun ay hindi mabiyak. And then kapag na-prepare nyo na lahat sila, so madali na guys na kumbaga madali nang ikabit, pukpo ka lang for example, nabutasan yung tigkabilang dulo, so lalagyan ng dalawang pako na rin. So ayun, bali ipit mo na lang direct ipit. Walang kanya na-fear guys. Guys, ayan guys yung sample guys na paggawa ng pang-ipit guys. Ganyan, ipitan nyo lang guys sa baba. Then sa taas guys, ganun din. So lagyan nyo muna ng pako na ganito, pagkakabit. So nasa ganun, madali lang siyang ipitan kasi actually iipit nyo na lang siya ng talagang ipipis nyo na lang eh. Kasi once na hindi nyo gagamitan ng ganito, mahirap siya guys. Mahirap siyang... So guys, ang suggest ko sa inyo guys, ito ganito guys. Yung pamakuha na tinatawag, ito guys oh. Papansin nyo yan. Kawayang kasi yung kinamit ko kasi walang available na kahoy. Pero kung may kahoy kayong available, mas maganda para flat na flat guys. Alas man buha nga mo! Flat guys ah, yung ganyan oh. Baka kung anong nasa isip nyo yung flat. Sana all do. Sana all, hindi flat. So guys, yan. Sana all. Ganyan lang guys. Guys, regarding sa pagpuputol ng net, kung gaano man ito kahaba ang sukat ng iyong ginawa na kulungan. So, kailangan mo guys na lagyan ng allowance, for example 30 feet ang haba ng kulungan na ginawa mo. So huwag mong saktuhin na 30 feet kasi kapag in-extend mo yung net, nag-decrease yung pinakang haba niya. So mas maganda lagyan mo ng allowance na at least 2 feet para hindi ka kapusin. So para hindi masayang guys. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video, it really means a lot to me. Thank you. Meng, tagal ah. Kanina pa. Kaya nga tagal eh.
So guys, ayan na guys yung ating ano project ng simpleng kulungan ng mga sisiw sa ilalim ng ating bahay ng manok. Guys, makikita yung pintuan guys. Simple lang siya pagkakagawa niyan. Pero kumbaga solid naman yan eh. Hey, kumbaga laki niya. Pretty good. Simple. Ito, ano lang to. Kumbaga parang sabi nga eh, panigurado lang yung laki. Pero actually guys, kahit wala naman yung straw na yan, hindi naman nila mabubuksan basta-basta yan guys. Kasi ma-ano siya? Bigas buksan. So, ang technique, kailangan kasi aangat. Yan. Saka siya smooth. Kasi ang ginawa kong parang bisagra niya guys is ano? Ang ginawa kong parang bisagra niya. Sorry, is, I just think I'm too stupid to understand this. Itong makikita niyo, bakog lang siya guys. Yan. Dito sa kabila, yan. Kita niyo yan. Yan. Same din sa baba guys, kaso nga lang nasa ilalim nito yun, ipako na yun. Hindi totoo yan. Part na yun. So guys, ayan guys, sinare ko lang. Kung sa ganun, kapag may space kayo sa bahay ninyo or di sa mga lugar na pwede nyo gawa ng ganyan, makagawa kayo guys. Idea lang yun guys, sinare ko na yan. So guys, thank you guys. Oh, so till next time, I'm out. Thank you.